is your OFW Pinay Nani. Ginawa ko itong vlog na ito. Meron lang kasi akong isi-share or kwento na rin kung paano ba ako nag-start dito as OFW. Nung nasa Pinas pa ako, after kong mag-stop sa work, 2011, so 2012, wala na akong work, 2012, 2013, nag-business-business ako kung anong business na lang ang ginawa ko. Okay naman yung kita ko, syempre, madiskarte. So, while nasa Pinas ako, meron akong application for abroad, which is going to Dubai. So, naghihintay lang ako ng call, parang, tawag until na parang tagal, ang tagal akong ang tagal ng response ng application ko. So yun, nagkaroon man ako ng response siguro, so need ko ng money. So that time medyo tight ako sa money that time. So yun, 2014 nung nangyari yung yung 2013, mayroon akong friend nag-offer sa akin kung gusto ko ba na maging OFW, domestic helper for Saudi. That time parang nag-alangan pa ako kasi sabi ko Saudi parang nakakatakot naman. So parang hindi ko muna pinansin yon. Then second call pala ng friend ko, sabi niya, meron akong magandang offer ngayon. Gusto mo naman, Saudi rin siya sa isang royal family. Sabi ko, royal family? Sabi ko, okay, sige. So, anong work? Sabi niya, nani. Sabi ko, okay, sige. Gusto ko, try ko. So, yun. Habang naghihintay ako ng visa ko, kasi sabi, waiting na lang ako for visa. So, in-expect ko parang, okay lang, nasa isip ko na, okay, Saudi, royal family, okay na rin yun. Okay na yun, medyo hindi pa nakakatakot, hindi nakakatakot. So, yun, matagal, nung habang naghihintay naman ako ng visa ko, medyo ilang, 1 month yata ako naghintay ng visa ko. Nangyari yung Typhoon Yolanda ng 2014. Typhoon Yolanda. So, yun. Grabe nung nangyari sa amin sa Leyte. So, nawalan kami ng bahay. Parang sobrang nakakaawa yung sitwasyon namin sa Leyte. So, yung friend ko, that time, tumawag ulit sa akin na, so, since siya na, yung family dapat na, nakakuha sila ng ibang nani. Sabi ko, okay, sige. Pero sabi niya, meron akong isang, na hindi siya royal family, pero okay naman yung family. Sabi ko, so that time, parang nag-alangan ako, Saudi, parang nakakatakot naman. Baka kung saan ako, baka kung yung mapuntahan kong employer, nakakatakot or what. Kasi sa dami nang narinig ko noon, mga nangyayari sa Saudi. So yun, wala na akong choice, para bang ang application ko for Dubai, ang tagal-tagal. So yun, yung ito, na-offer sa akin, na nani, grinab ko na lang kasi parang wala na akong choice din, dahil sabi ko, anong gagawin ko dito? Parang wala na rin akong wala akong work. Paano ako makakatulong sa parents ko? Paano kami makakapag-build ulit ng bahay? Wala. So, paano ko matutulungan yung pamilya ko? So, yun, nag-decide na ako, tanggapin ko itong work na to na may pag-aalinlangan. Although may pag-aalinlangan sa kahihitnan ko pagdating ko ng Saudi. So yun,
tinanggap ko na nga, nakaalis na ako, parang ang hirap-hirap umalis. Iwan yung ano, yung kaisa-isa mong anak. Pero kasi ako ano eh, inisip ko na lang para sa magulang ko at saka sa anak ko yung pag-alis ko to. So yun, habang nasa travel ako, yung isip ko nasa pamilya ko at saka sa anak ko. Tapos at the same time, yung isip ko rin yung dadatnan ko sa Saudi kung anong meron, anong klaseng pamilya meron. So yun, dating ko ng Saudi, first, medyo kabado pa ako, parang nakakatakot nasa airport ako, tapos sa immigration. Hinalpa kami sa immigration, parang meron kami, pagdating man ng airport, meron kami nag-stay kami sa isang immigration yun eh, na lahat ng doon na yung, may area doon kasi sa immigration na lahat ng OFW, iba't ibang lahi, nandoon. So, parang waiting area na doon ka susunduin ang magiging employer mo. So, nung ang tagal ko rin nasundo, parang dumating ako ng gabi yata yun, nasundo na ako, kinabukasan ng employer ko. So parang isip ko, susunduin pa ba ako ng employer ko? Ano bang nangyari? Bakit hindi pa ako sinusundo dito? So habang nandun ako sa immigration, sa area na yun, ang dami-dami mga Pilipina, ang daming mga ibang lahi din na nagkukwento na ganito, mga nangyayari, mga na-encounter nila, ganun. So parang ako, Diyos ko, ano kayang mangyayari sa akin? Ano kayang madadatnan ko? Anong pamilya ba ang dadatnanan ko? Anong klaseng pamilya? So yun, nabukasan dumating yung employer ko. Nagulat ako nung nagsalita siya ng Tagalog. Sabi niya sa akin, kamusta? Sabi ko. Ay! So, ayun siya. Mabuti! Sabi ko naman. Ay, nakakapagsalita naman siya ng Ingles. So, yun. Sinabi niya sa akin, kamusta ang biyahe ko? Okay lang. Pasensya ka. At sabi niya, pasensya ka na, hindi kita nasundo kasi hindi kami nagka-intindihan din nung agency na kausap ko kasi ang sabi, hindi ka pa ganitong oras dadating. So, kaya nasundo kita ng ganitong oras na. So, yun. Unang ano ko pa lang sa employer ko, sabi ko, unang kita ko pa lang sa employer ko, sabi ko, ay, mabait ang employer ko siguro kasi hindi siya yung tal na nakikitang Arabo. Kasi akala ko nga foreigner siya, yung foreigner, yung Amerikano, yung ama ko kasi maputi siya, maputi na, tsaka yung buhok lang. So yun. So yun, parang nasa sasakyan na kami pa, punta na sa bahay nila. Parang kinakabahan na ako. Sabi ko, Diyos ko, bahala na kayo sa akin. Kung anong mangyayari sa akin, bahala na kayo. So yun, nung dumating na kami sa bahay, hindi ko alam na may kasama pala ako. Kasama akong Pilipina. So, nakarating kami ng bahay noon. Tinawag kagad ako nung kasama bahay nila na nauna sa akin na, kabayan, kamusta ang biyahe? So, natuwa naman ako, sabi ko, buti na lang, may kasama akong Pilipina. So yun, nung nakita ko yung madam ko, first impression ko sa madam ko, mabait, yung palakabaliktaran, mabait siya, oo, pero siguro, normal na lang siguro sa kanila yung tinutupak. Ganoon siguro sa mga bayan, may mga ano din eh. Kasi sabi nila yung mga problema daw sa Saudi, ang nagiging problema daw talaga ng service yung mga madam, yung mga asawa. Kasi minsan mga silosa or ano. So yun, dating ko, so yun, inintroduce na ako. Tapos nakita ko na yung bata, nakita ko na yung baby nila, sabi ko, sabi ng kabayan, ito yung aalagaan mo ate, sabi ko, okay, sige, sabi ko naman. So yun, yung madam ko naman, tinitingnan lang niya ako kasi
nag-usap kami. Hindi siya kasi siya makaintindi before ng English. So, Arabic lang talaga. Eh, syempre, hindi mo akong pronoun ka Arabic. Pero kasama ko, fluent sa Arabic. So, siya yung translate sa akin ng Arabic. So, yun. Sumadaling salita. Dumaan yung mga araw na naging okay. Dumaan yung mga araw na naging hindi okay. Dumaan yung mga araw na naglungkot-lungkutan, na homesick, umiiyak. Lahat ng pinagdadaanan ng OFW na pagdaanan ko, sa totoo lang, pagdaanan ko siya. Umiiyak sa gabi. Basta, sa lahat-lahat siguro ng pinagdadaanan ng OFW na pagdaanan ko yan siya. Tapos yun, yung madam po na medyo ano siya kasi syempre parang nag-ano pa siguro siya sa akin na okay ba to or ano. Eh, mas focus ako sa bata. So ang nangyari sa amin sa bahay since meron kami ano, tulungan kami ng aking kasama. Sa laki ba naman sobra ng bahay. So nagtutulungan kami pero mas focus ako dun sa alaga ko kasi baby pa. So yun, dahil salita ulit, mga buwan nagdaan or ano, ito palang amo ko, mahilig sila mag-travel kung saan. So yun, wala pa akong 1 year, na-try ko na mag-travel sa labas ng Saudi. I mean, ano ba yung sabihin nun, napunta kami ng Turkey. Yun ang first travel ko sa kanila, sa Turkey. Yung pala, nag-decide na sila, na may plan na pala sila na mag-America. So, yung ano nila, America, kaya sabi ko, naku, kung pupunta pala sila ng America, after ng Turkey, pabalik na, papunta na ng America. Sabi ko, isip ko, pupunta pala sila ng America. Malamang iwanan ako dun sa magulang ng lalaki, kasi kailangan nila dun sa mag-aasikaso sa patanda. Sa tatay, nanay ng amo kong lalaki. So yun, at natapos nga yung aming travel vacation sa Istanbul, Turkey. Medyo ilang 7 days din or how many days kami din doon. So yun, parang nag-decide na yung mag-asawa. Pinagpipilian na kami ng mag-asawa kung sino sasama sa amin. Parang kinausap na ako, kinausap yung isa, kung ano, kinausap ako, kung papayag ba ako, kung ganun, sabi ko hindi, kasi parang sobrang layo ko na noon sa pamilya ko kung sasama niyo ako. Kasi doon sa kasama ko, nag-aalinlangan silang isama, kasi natatakot sila na baka tumakas, mag-run away pagdating ng Amerika. Kasi parang, syempre, hindi naman sa sinisiraan ko din yung kabayan natin. Yung ano, parang yung pamilya na yun is parang meron na silang ano, phobia sa mga Pilipina. Na, kasi marami na silang yung employer ko kasi marami na nababalitaan. Sabi, siguro sa mga friend nila na once na dinadala sa Amerika yung kanilang katulong or ano, yung yaya is pagdating ng Amerika na tumataas, nag-run away na. So yun, so nag-design sila na siguro nakikita nila sa akin na ano ako sa trabaho ko, ano ba yung, di ba ko kung ano nila sa akin, ano ba yung binabasa nila sa mukha ko, kung pagkakatiwalaan ba nila ako nun. So yun, in-offer nila sa akin. No, pagka-offer nila sa akin, tumanggi ako, sabi ko, ayaw ko. Yung kasama ko na lang ang kunin nyo. Sabi ko, ayaw ko. So sabi niya, kahit na taasan namin yung sweldo mo, sabi ko, hindi na, kahit ano, taasan yung sweldo mo, hindi na ako sasama. Okay na ako dito. Kung iiwan niyo ako, say okay na ako. Pero parang nagpumilit sila na isama ako. Kasi ang reason din kung bakit na kailangan nila akong isama, dahil yung dalawang bata, dalawa pa kasi ang agalaga, ang anak nila noon. Kailangan pag pumasok sa school, parang may magtuturo or mag-guide sa mga bata. Eh ako parang ano naman ako. So yun, kinausap ko yung anak ko. Anak, papayagan mo ba ako na sumama sa Amerika? At first, parang nag-ano pa yung anak ko.
Pero nakuha ko naman sa pakiusap. Pumayag naman bandang huli. Pumayag na rin ako na sumama sa kanila. So yun, napasama na nga ako sa Amerika. Ako, medyo mahaba na nga yung ano ko. Mahaba na yung ano ko. So napasama na nga ako dito sa Amerika. So yun, alam niyo, sa totoo lang, ang mga Arabo-Arabang, mahirap silang, matagal sila, or mahirap sila bago magtiwala sa tao. Yung trust, mahirap. Mahirap nilang ibigay agad-agad. Sa akin kasi, umano pa ako ng 1-2 years bago nila na ibigay sa akin yung tiwala nila sa akin. Kasi napapansin ko yun, naobserbahan, yung minsan magsiselos pa yung madam ko pagkausap ko yung lalaki, yung asawa niya, hanggang sa yun. After 2 years, parang naging okay na kami lahat, parang naging magkapatid na lang kami, magkakapatid na lang kami. So naging open na sa akin lahat yung asawa. Nagkukwento na sila kung anong-ano. Tapos yun, parang pinagkatiwala na rin niya yung mga anak nila sa akin. Yung ako naman, parang sabi ko, napakaano ko naman na pagkatiwalaan nila ako. By the way, yung ama ko pala na lalaki is half Arab, half siya, half Turkish, half Arabic siya. Pero yung ama ko, yung employee kong babae, o yung ama ko, yung madam ko is purong, ano siya, purong Araba. So yun, yung pamilya ng lalaki, napakabait, wala akong masabi. Mapait naman sila. Basta ano man sila, yung ama ko kasi babae, pas pakinggan mo lang sila, parang aayunan mo lang yung kanyang topa, magkakasundo kayo. Ganun yung ano. So, ay, mahaba na yung kwento ko. So yun, so nandito na nga kami sa Amerika. Dito na pagdating namin Amerika naman, parang ano, ang luwag-luwag. Tiwala sila. Yung tiwala talaga, yung parang pinagkatiwalaan na nila ako. Kasi kung sa iba yan, kung sa ibang Pilipina yan, ganun sila kaluwag. Malamang yung kasama nila, ano na, nag-run away na at maghanap ng ibang trabaho dito sa Amerika. Okay. Just wait a minute. Maghanap na ng trabaho. Pero ako hindi. Kasi ayoko sirain yung tiwala nila sa akin. Ano kayo? Okay. Yes. Ayokong sirain yung tiwala nila sa akin kasi napakabait ng amo kong lalaki. Kasi alam niya din, kasi yung amo, by the way, yung amo ko pala lalaki, matagal na siyang nagtatravel sa Pilipinas. Yung agency ko pala na pinanggalingan is doon siya kumukuha dati ng mga employer nila sa company. So yun. Yung company nila kasi dati is kilala sa Pilipinas. Na maraming kinukuha ng mga employer na nag-hire sila ng mga employer doon before. Tapos yun, dito na nga kami sa Amerika. Kung gugustuhin ko lang talaga na ako ay mag-run away, mangyayari. Kasi napaka, madali lang talaga dito. Pero ayaw ko kasi, ayaw kong sirain yung tiwala nilang. Okay. Ayaw kong sirain yung tiwala nila sa akin. Tsaka parang naawa din, parang napamahala rin sa akin yung mga bata. So yun, in short, nandito na kami sa Amerika. Sabi nga nila, masarap ang buhay Amerika. Masarap na mahirap, oo. Pagdating naman dito sa Amerika, sa mga bata, nakafocus talaga ako sa mga bata. Kasi sa pagluluto, hindi naman ako ganun magluluto. Eh, silang mag-asawang magluluto. Basta bata lang ako. So yun, sa travel naman, kung saan-saan na po ako nakarating na bansa. Actually, galing kami ng California. 2 years natin kami, mahigit kami 2 years sa California. So, nasa California kami, nakarating na ako. Pabalik-balik kami ng LA, Las Vegas, San Francisco, Santa Monica. May mga lugar na rin pa akong napuntahan. Na nagulat din ako kasi sumbaga nakikita ko lang yung sa mga palabas sa TV. So, noon. So, ngayon, nasa New York naman kami.
akalain mo naman makakarating ako dito sa New York. Nakikita ko yung mga lugar na nakikita ko lang talaga sa TV. So, siguro, maswerte din ako dahil ang napuntahan kong amo is mabait. Mabait din siya. So, yung mga, ano ko lang po, yung gusto pong mag-abroad. Isipin niyo po muna ng maraming beses kung sa Saudi po ang pupuntahan niyo. Kasi sa Saudi po, totoo po yun na nga nangyayari. Na merong minamalitrato po ng mga amo. Kahit po ako mismo, nakakausap ko or nakikita ko sila, nakasama ko sila, tinatanong ko sila kung anong sitwasyon nila. Kahit ibang lahi, mga ibang lahi po. Kasi yung mga katulong po ng AA, ng mga kapatid, pamilya ng tuyoy kong babae. Yung sitwasyon nila, yung mga katulong yung hindi maganda. Kaya pasalamat na lang ako na napunta ako dito sa employer ko na mabait talaga sila. Kaya yung amo kong babae, noon maldita pero ngayon hindi na. Kasi naayunan ko yung ugali niya. What do you want? Naayunan ko yung ugali niya. Pag tinutupak, hindi ko na lang Pag tinutupak, hindi ko sinasabayan. Pero minsan na rin kami nag-away, pero yung pag-away namin is medyo ano na yun. Nag-sorry naman kami. Madali naman mo siya. Magdali na lang mawala yung galit. Tsaka nagsusorry naman din yung amang babae pag may mali siya. So yun. So yun. Masyado ng mahaba. So susunod na lang ulit. Pero kung may tanong kayo, pwede kayong mag-message sa akin kung ano yung gusto niyong malaman. So yun. Dito na muna. Sa susunod ulit, baka mag-part 2 ako. Kwento ko sa inyo yung mga lugar na napuntahan ko. Mga napuntahan ko na. Saka kung ano yung mga ginagawa ko dito. Dito, tsaka marami pang iba. I-share ko sa inyo. Okay, so dito na muna tayo. So ito po ulit ang inyong Pinay. OFW Pinay Nani. Nidistract ako kaya ititigil ko na lang muna to. Nidistract ako ng prinsesa dito. Ayaw pa matulog kasi anong oras na. So hanggang okay, bye! By the way, please subscribe or share and subscribe my channel. Binibining Waray OSW or One. Nidistract ako ni little girl. So yun, just follow my YouTube channel. Say bye. Say bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, bye. Thank you for watching. Say bye. Okay, bye. We want to say bye now. Bye. Bye. Good night. Good night. Please subscribe. Please don't die. Okay, good night. Bye. Bye.